Welcome back to my channel. So for today's video, i-share ko sa inyo yung experience ko sa COVID-19 vaccine. So first, gusto ko muna mag-thank you sa Marina kasi tinulungan nila kaming mga seafarer para makapagpa-vaccine. And then thank you din sa agency namin, agency ko, Magsaysay, to our fleet director, Miss Lani, thank you po. And then thank you din sa City of Manila, kay Mayor Isko Moreno, and then dun sa mga frontliners ng Manila kasi in-accommodate nila kami kahit na hindi naman kami resident ng Manila. Ako, taga Laguna, and then yung iba kong mga kasamahan, merong taga Rizal, may taga Pampanga, and then yung mga ibang kasabay ko sa pila, mga taga nearby provinces din. So yun, thank you kasi in-accommodate nyo kami kahit naman hindi kami residente ng Manila. So yun, thankful talaga ako kasi through Marina and then sa agency namin and then sa Manila nakapagpa-vaccine kami kasi personally ako ang nahirapan talaga ako magpa-vaccine. Nagpa-register na kami sa San Pedro kasi doon kami nakatira and then butante kami ng San Pedro and then all my IDs are naka-register na resident ako ng San Pedro. Tas yun, just recently na lumipat kami dito sa Binyan kasi nakakuha ko ng bahay. So yun, nagpa-register din ako dito sa Binyan. And then, nagsabi na din ako sa pinsan ko na kung pwede magpa-register din ako sa Las Piñas kasi sobrang hirap talaga. Doon nakapagpa-register ka na, ang tagal nung response ng LGU kung kailan yung schedule. So yun, I think nagpa-register kami mga last week of April or first week of May, mga ganon. Pero until na wala pa ding text. So yun, thankful ako kasi through Marina and then sa agency namin Magsaysay yun. Ngayon, fully vaccinated na ako. And then, thankful din ako and then blessed na sumakto, Pfizer yung nabigay sa amin kasi bilang isang OFW, si Fader yun, parang sabi-sabi, hindi ko naman din confirm, no, na parang yung Sinovac ata, hindi ata siya pwede kung magta-travel ka out of the country. And then, yung mga ibang bansa talagang ang nire-require nila, mga Pfizer, ganyan. So, yun, thankful ako kasi Pfizer yung nabigay sa amin. Though, sabi nga nila, diba, yung pinaka-effective na vaccine is yung available. So, kahit ano naman yan, kahit Sinovac yan, kung yun yung natapat, okay yun, thankful pa din ako as long as ma-vaccinean. Kasi, ang importante, meron tayong protection against COVID, diba? So, yun. Thankful lang kasi Pfizer yung nabigay. So, yun. With the first dose, yung first dose pa bale nung June 17 sa Manila, sa Palacio de Manila. So, parang dumating kami doon around 7. So, pang 700 plus na ako. 707 ata yun. And then, mabilis naman yung move nung pila. And then, organize yung pinakang process. Merong mga tolda and then may mga bangko dun sa pila. Though, kasi ang haba ng pila, umabot kami sa labas ng vicinity ng Palacio de Manila. So, nakatayo ka lang talaga, nandun sa mga sidewalks, may mga dumadaang sasakyan. Pero, mabilis naman yung pila, kaya hindi mo naman maaalintana yung init kasi mabilis yung pila. And then, once nandun ka na sa loob ng vicinity ng Palacio de Manila, yun, may mga bangkuna, and then may mga tolda. And then, pagpasok mo dun sa mismong Palacio de Manila, so yun, syempre, air condition. So, ang sarap, hindi na ganun kainit and then sobrang bilis. And then, kasi parang 5 tables and then per table may dalawang tao. So, bali total of 10 yung nag-screen. May check yung mga requirements, QR codes, and then konti interview. And then, ganun din yung nagpa-vaccine mismo. 5 tables and then 2 per table. So, sobrang bilis talaga. And then, mga quarter to 11, tapos na ako. So, mga around 3.5 hours lang yung pinakang process. And kasama na dun yung 15 minutes rest. I-observe kung ano ba yung initial effect ng vaccine. So, yun. 3.5 hours lang, mga ganun, tapos na ako. With the side effect, wala ako agad naramdaman. Hindi siya mabigat. But though, medyo masakit kasi tinurukan ka, di ba? Pero wala pang nararamdaman. Hanggang sa pag-uwi namin, siguro mga after an hour, yun, naramdaman ko mabigat na. Mabigat. And then, pag ginaganyan ko, ang sakit. Tapos, mahirap pas para sa akin kasi left-handed ako. So, yun, pagka mag-toothbrush, magsusuklay, so, ang sakit, mabigat. And then, siguro, mga umabot siya ng siguro 2 days, parang ganun. Kasi Thursday ako tinurukan, tapos Friday yon mabigat
mabigat pa din yung braso ko. And then, siguro hanggang Saturday, mga afternoon, wala na. So, yun, hindi naman ako nilagnat. Yun lang, mabigat lang talaga siya pag ginagalaw ko. And then, for second dose naman, bali 21 days kasi yung interval ng Pfizer. So, yung second dose ko nung July 8 sa... ano naman, sa San Andres Sports Complex. So, sabi ko, sports complex, malaki yung venue. So, hindi na kami magbibilad sa araw. But, yon pagdating ko, medyo na-late kasi kami. So, mga around 8 na ako dumating. Napakahaba ng pila. Bali kasi, mga 1,500 kami. Parang 1,506 ata. Yun yung nakapost sa Facebook. Yun, ganun kadami yung tuturakan ng araw na yon. So, yun, ang haba na ng pila. Kasi yung San Andres Sports Complex is malapit siya sa Adriatico, sa May Rojas Boulevard. Yung pila umabot na ng Quirino Avenue, imagine, napakahaba, ang init-init. Hindi naman ako nagra-rant kasi thankful pa din ako kasi nga kahit hindi kami residente ng Manila, in-accommodate kami ng mga ng Manila, 'di ba? Yung mga frontliners ng Manila, sila yung nag-vaccine sa amin. It's just an observation lang kasi para sa akin hindi nila na-maximize yung venue. Given na ano yun, stage room malaki, I think siguro maa-accommodate doon mga 1,000 plus. So yung mga remaining 500 na lang yung pipila sa labas, diba? But yun, lahat nakapila sa labas, sobrang init. And then, ang bagal ng proseso, ang bagal ng move ng pila. Parang halimbawa, mag-move yung pila, diba? So nandito ako, pag-move niya, ganyan lang. Sobrang ganyan lang yung movement. And then, there's a time na parang 1 hour, walang move, walang galaw yung pila. Hindi namin alam kung ano nangyayari, bakit ganon. So, yun. And then, yung mga 8 o'clock kasi ako dumating, mga 7:50 ata, ganyan. So, mga 12 o'clock na ako nakalapit dun sa pinakang entrance ng stage room. And then, pag ito yung entrance ng stage room, tapos dun sa labas, may papapasukin na 40 kasi 10, 20, 30, 40. So, 40 yung nakabang sa labas. And then, pag nakapasok ka na sa mismong stage room, bali 400 lang yung, mga around 400 lang yung nandun sa loob ng stadium. Kasi 100 per batch. So, 100 dito sa gilid, and then 100 sa center, and then 100 dito. Tapos 100 yung pinakang nandun sa baba, sa may parang basketball area, parang ganon. So, yun. Ang laki ng stadium, sana minaximize na, sana pinapasok na lang nilang tao. Kasi sobrang init. Ang tagal namin sa pila, and then parang gusto ko na nga kumain, gusto ko na sana, may malapit kasi na Jollibee, so gusto ko na sana kumain, kaso nahihiya ako, parang mawawala ako ng 30 minutes sa pila, so nakakaya dun sa mga kahilera ko sa pila na nagtsatsaga dun sa pila. So yun, nag-hesitate din naman ako bumili ng pagkain, like mga alba, buko juice, or mga sweet balls, kasi syempre pag kumain kaya, angat mo yung face shield mo, and then yung face mask mo, so syempre nag-worry ako, baka hindi naman natin masabi, di ba? Sobrang dami ng tao doon, hindi mo alam yung area. So, yun, hindi na lang. I decided na huwag na lang kumain. Tapos, nung hindi ko na talaga kaya, kasi parang nanghihina na ako, sabi ko, gosh, parang ihimatay na ako, kasi sobrang init, tapos gutom na ako. So, yun, bumili ako ng tubig and then chocolate drink, kahit pa paano nagkaroon ng sugar. So, yun. And then, yun nga, 12 o'clock, nakapasok na ako doon sa loob ng stadium. And then, kaya pala din sobrang tagal kasi 5 lang yung nagpa-vaccine. 6 bale, kaso 5 lang, parang halimbawa, may dadating na isa, tas aalis yung isa. So, total 5 lang talaga, though marami yung nandun. So, yun. Tas, dahil nga inabot na ng lunch break, dumating dun sa time na isa na lang yung nagpa-vaccine, ganyan. So, yun, kaya sobrang tagal. But anyway, after 7 hours, mga around 2:45, ganyan, around 3, na-vaccinan na ako, and then thankfully yun, tapos na. And then, yung effect naman niya, ramdam ko agad mabigat, masakit. Parang pag ginaganyan ko, sakit. Ramdam ko agad, compare nung first dose na after an hour ko pa naramdaman yung bigat. So yun, yung second dose mabigat agad. Tapos, yun, pag-uwi, pero pag ginaganyan ko, hindi pa naman siya masakit. Sobrang sakit lang niya pag talagang in-extend ko pataas yung kamay ko. So, yun. Parang medyo mild yung effect nung second dose compared sa first dose. Tapos, ganun, ano lang, one day lang siya, diba? So, Thursday ako binaksinan. The whole nung Friday, masakit siya. But Saturday, pag-isip ko, wala na. And then, nung Friday, feeling ko ang bigat-bigat nung pakiramdam ko. Parang lalagnatin. Hindi ko alam kung psychological lang. Kasi, diba, sabi nila,
Sabi kasi nila, Pfizer ka, naku, lalagnatin ka, ganyan. Tapos yung mga ibang nandun sa pila, sa katabi ko sa pila, pinakwento nila, nung first dose, nilagnat sila, ganyan. Tapos meron akong friend sa ibang bansa, Pfizer din siya. Nung second dose niya, nilagnat siya ng mga 2 to 3 days ata, parang ganyan. So parang ako naman, inisip ko, naku, lalagnatin ako, ganyan. So hindi ko alam kung psychological lang. Pero nung Friday, yun, parang ang bigat nung pakiramdam ko, parang akong lalagnatin, parang akong mainit, ganyan. So, yun, hindi ko din pala sigurado kung dahil ba dun sa effect ng vaccine or dahil siguro halo-halo na din kasi nabilad sa araw ng sobrang tagal. Tapos, bigla kasi nung pagkatapos kong vaccinean, pumasok ako ng Jollibee, dun ko inintay sila, sila Jason. Kasi sa kasama ko sila and then sa Robinson, Manila, sila nag-ikot-ikot habang nilipin ako. So, yun. So, diba, syempre, after mong mabilad sa init and then diretso ka sa lugar na aircon, tapos yun, pagdating nila din, pagsakay ko ng sasakyan, aircon din. So, yun, parang init tas lamig. So, parang feeling ko halo-halo na lang din. Plus yung effect ng vaccine. So, yun. But, wala namang major effect sa akin. Hindi katulad dun sa iba na, yun nga, nilaglat sila for how many days, diba? So, yun. So, huwag kayong matakot. Oo, masakit siya kasi syempre, di ba, tuturukan ka. Pero, yung sakit, mga ilang saglit lang. Yung iba, oras lang. Yung iba, katulad ako, isang araw lang, dalawang araw. Di ba? Or yung iba, nilagnat for 3 days or 1 week, di ba? Pero, saglit lang. Yun na yung pinakamatagal, 1 week. Compared dun sa kung hindi ka magpapavaccine, yung worry mo, yung fear mo na, naku, baka magka-COVID ako, ganyan. Di ba? So, kaya ina-encourage ko kayo, magpa-vaccine na kayo. Kung available na dyan sa LGU nyo, magpa-register na kayo. Kung isa kayo dun sa mga LGU na ang dami ng supply ng vaccine, ang bilis ng pag-reply ng LGU, nakaka-respond. Iba kasi, bilis eh, nakakatanggap agad ng text, ganyan. Ayun, so, grab this opportunity, di ba? Until na ang dami ng supply na dumadating. Libre to, tulong to bigay ng gobyerno. So, di ba, let's grab this opportunity para ma-vaccine tayo, para ma-protectionan tayo. And then, hindi lang sarili mo yung pinoprotectionan mo pag nagpa-vaccine ka. Pinoprotectionan mo din yung family members mo, yung mga kasama mo sa bahay, yung mga tao na nakakahalubilo mo araw-araw, di ba? Lalo na kung meron kayong kasamang matanda, senior sa bahay nyo, or bata, or meron may comorbidity sa inyo. So, yun. Huwag lang yung sarili nyo yung isipin nyo. Kasi isipin nyo din yung mga tao sa paligid nyo. Yun. So, yun. Ina-encourage ko kayo na magpa-vaccine na hanggang anyan yung supply. Kasi, di ba, ilan na? Parang, almost 2 years na, di ba? Lagpas na 1 year na nung February. Tapos nasa kalahati na tayo ng taon ngayon. Ang tagal na natin nilalabanan itong COVID. Nung dati, nung nag-i-start pa lang itong COVID, yung takot na takot tayo. Wala tayong, hindi natin alam yung kalaban natin. Tapos, pinagpipray natin na sana yung mga eksperto maka-discover na sila ng gamot laban sa COVID. Tapos eto na, andito na yung vaccine pero ayaw naman natin magpa-vaccine. Natatakot tayo, kaya masakit. Tapos yung iba, naniniwala pa na dyan sa mga magiging zombie daw, ganito yung side effects, di ba? So, tayo masyadong maniwala sa mga sabi-sabi. Minsan yung mga napapanood natin sa TV, sa mga video sa internet, minsan ine-exage na lang, or hindi naman din totoo, ganyan. So, yes, itong vaccine, hindi siya 100%, hindi natin masasabi na 100% protected tayo. Hindi nila to kiniklaim na pag nagpa-vaccine ka, hindi ka na magka-COVID, hindi ka na ma-virusan, di ba? Hindi naman nila yung kiniklaim eh, pero at least, di ba, may protection tayo kahit papano. Hindi man yan 100%, pero at least may protection tayo. Kumbaga, parang pag lumaban ka sa gera, at least meron kang sandata kahit kuchilyo lang yan. Hindi man yan Armalite or kung ano mang pinakamalakas na barel, yung sandata mo. Pero at least meron kang sandata laban sa COVID. So, yun. Let's take this opportunity para maproteksyon na natin yung sarili natin at yung mga mahal natin sa buhay. Ayun, and then gusto ko lang din ipaalala na hindi forget vaccinated na, no, yung mga nagkaroon na ng first dose and then especially yung mga fully vaccinated na, that doesn't mean na 100% safe na tayo, hindi na tayo magkaka-COVID, di ba? So, ayan, meron na namang mga bagong variant. So, that's not, huwag natin
i-put down yung mga guards natin. Sumunod pa rin tayo sa mga protocols, mag-suot pa rin tayo ng face mask, face shield, observe social distancing, and kung hindi naman importante at hindi naman kailangan, huwag na lang din lumabas, diba? It's better na safe tayo parate kesa isugal natin yung kalusugan natin at yung kalusugan ng miyembro ng pamilya. So, yun. Again, ina-encourage ko kayo na magpa-vaccine na, magpa-register na kayo hanggat andyan yung mga supply ng vaccine and then hanggat libre, binibigay ng gobyerno, diba? So, yun. Huwag natin yun i-take for granted yung tulong ng gobyerno. So, yun. Thank you for watching and then keep safe. Stay healthy. God bless.